So hi guys, it's me MJ and welcome back to my YouTube channel. So today's video is tuturuan ko kayo paano gumawa ng DIY sangyupsal. So sa panahon ngayon, ECQ, medyo sarado yung mga restaurant na binibili natin ng mga ating paboritong sangyupsal o kinakainan natin. So ngayon, is tuturuan ko kayo kung paano mag DIY na mabibili nyo lang sa malapit sa lugar nyo, sa palengke, sa mga Korean store o sa mga grocery na malapit sa inyo. So kung interested ka sa video nito, just keep on watching. Hi guys, it's me, MJ, and welcome back to my YouTube channel. Yun nga guys, sabi ko nga sa intro ko is tuturuan ko kayo paano mag-DIY ng sangyupsal sa bahay nyo, with friends or with family, at kung saan nyo mabibili yung mga product na dapat pang sangyupsal nyo. So guys, disclaimer lang, yung mga sasabihin kong ingredients o mga materials na gagamitin na nasa inyo yung kung saan nyo bibili o saan kayo makakamura. Pero for me is sasabihin ko sa inyo kung saan may mura at magandang quality na mga sangyupsal na equipment or materials or ingredients kung saan nyo siya mabibili. So una is yung grill pan. So una yung grill pan is marami yan. So kung gusto nyo may grilling lang kayo or gusto nyo may ano pa siya, may lutuan pa siya ng, what do you call that, may lutuan pa siya ng noodles. So sa Shopee guys, marami yan guys. Shopee, Lazada, may mabibili kayo yan sa halagang 500 pesos. Meron na kayong lutuan ng sangyupsal. So pangalawa is yung lettuce. Makikita nyo sa screen yung mga product na sinasabi ko. So, lettuce guys. So, mabibili siya sa pinakamalapit na palengke or grocery malapit sa inyo. So, for me, bumili ako ng lettuce is 75 one-third. So, sa panahon ngayon, mahal talaga ang gulay. Pero, marami na siya guys. So, marami na yung one-third na lettuce guys. Sa palengke ko lang siya nabili. Kung taga-fuse ko yung alam nyo yung palengke ng soyon, medyo mura yung gulay doon. Kaya doon ko siya bibili kasi doon ako malapit na katala. So, pangalawa is yung Korean paste. So, yung marketing yung sa screen ng sample ng Korean paste. So, meron tatlo niya yung kulay brown, green, tsaka red. So, for me, favorite ko yung kulay red kasi medyo spicy siya. So, mabibili siya sa, una sa grocery, meron yung guys. At mga Korean store, meron yung Korean paste na yan. So, mabibili siya sa tatlong flavor. Kung gusto niya bilhin, meron naman guys. Meron siyang 70, pinakamalit na is 70 pesos. So, mabibili niya siya doon guys kung anong swak na panlasa ang gusto nyo, anong kulay ang gusto nyo bilhin sa pagkasangyupsal nyo. So, next is yung sangyupsal meat. So, nagtatanong kayo, saan kayo nabibili niya mga ganyan? So, sa SM Grocery Hypermarket, meron yan sa mga meat section. So, meron sila doon, tanong nyo lang sa mga sales clerk sa inyong sangyupsal meat. So, nakahilera siya doon kasama ng ibang meat na binibili natin. So, mura lang siya guys. Sa Korean store kasi is mabibili mo siya na nakapak na. Merong 195 for 500 grams na yata yun o something. Kasi nakapak siya. Mura lang siya guys. Tsaka malambot siya at madaling lutuin. Katulad ng ginagamit natin yung grill pan, kailangan malalambot na meat yung at malinipis na cut yung gagamitin natin. So, ang sunod na ingredients is yung squid ball. So, alam siguro natin yung squid ball na yan. Bata pa tayo, kinakain na natin yung mga squid ball na yan. So, sa squid ball, mabibili mo siya na isang pack. Yung maliit na pack is 25 pesos. Sa mga palengke, marami yan guys. Sa mga paligid natin, sa mga tindahan, meron na rin yan. So, meron 25 pesos for how many yun? Mga 25 pieces. Meron naman, malaki siya guys. Nasa around 50 pieces, nasa 40 pesos lang. So, sunod natin sa hotdog. So, siguro naman guys, lahat naman, kahit sa mga tindahan natin nagpapautang ng mga frozen meat, meron hotdog guys. So, nasa inyo kung anong brand yung gagamitin nyo. Pero for me, sasuggest ko yung may cheese yung gamitin nyo. Okay? Kasunod, syempre, hindi mawawala yung sangyut sa natin kung wala tayong mantika. So, nasa inyo kung butter o mantika yung gagamitin nyo. So, for me, gumamit lang kami ng ordinary mantika. At saka sa pag-sangyut guys, konting mantika lang yung kailangan natin. Kahit yung taglilimang piso lang na mantika, pwede na yun. Kasi yung mismong meat
nagmamantika na siya. So, ayun lang yung mga simpleng ingredients na mabibili natin sa paligid natin, sa malapit sa bahay natin, para makapagsanggipsal tayo. So, without further ado, ipapakita ko sa inyo paano kami nagsanggip ng mga friend ko sa bahay ng friend ko. Ito yung tinatawag natin DIY sanggipsal. So, maganda kasi ito kasi nakapag-bonding kayo ng mga kaibigan nyo, family, habang quarantine sa lugar ninyo. At namamaximize nyo yung time sa paglabas-labas ng bahay. Kesa puro cellphone yung hawak ng mga anak nyo, yung mga kaibigan nyo, try nyo yung ganitong bonding. Mas mabubusog pa kayo. So, continue watching guys. Mapapanood nyo yung paano kami nagsanggipsal sa bahay ng friend natin.
So guys, this is it for this video. Thank you for watching and don't forget to like, subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga video na i-upload ko. So thank you for watching. Bye-bye.